Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tama si Alaric. Martyr nga siya para mahalin si Katniss ng ganoon. Pero kahit ano ang gawin, hindi niya magawang lumayo. Si Katniss ang buhay niya. Ang dalaga na ang nakatatak sa puso at isip niya mula pagkabata pa lang nila. Ito ang babaeng pinanabikan niya makausap, makasama at malapitan. Kahit na tinanggihan ni Katniss ang kanyang pag-ibig noon, hindi pa rin niya nagawang lumayo rito. Sinubukan naman niya na mag-move on. He dated other girls. Alam iyon ni Katniss at ng mga kaibigan. Pero alam ng mga kaibigan niya na ginawa lang iyon para subukan na ialis ang focus kay Katniss. Parang fling kumbaga, panandali ang aliw lang sa mga sakit na dinanas sa matalik na kaibigan. Ganoon pa man, kahit na nagkaroon ng dalaga ng relasyon sa iba mga lalaki, hindi pa rin niya ito malimot-limot. Para siyang nakulam at hindi na siya makaalis doon. Hinanap-hanap pa rin niya si Katniss sa kabila na nangyari sa kanila mahigit na siyam na taon na nakalilipas. Sa kasamaang palad nga lang, kahit nararamdaman na pinananabikan din siya nito ay hanggang pagkakaibigan lang sila. Nanatili pa rin iyong ganoon sa nakalipas na mga taon. Isang kaibigan lang ang turing ni Katniss sa kanya, hindi isang kaibigan. Kung pang ilang bote na niya ng alak ngayon, iyon din ang ilang beses na pinaulit-ulit niya iyang sinasabi ah. Pansin nyo, umiling-iling ulit si Nimbus at tumingin sa relo. Mga broad, mag-aalas 10 na. Patay na naman ako kay misis ko nito eh. Iba na rin talaga kapag may asawa, no? Parang teenager na may curfew. Hindi na siguro ako papatali. Ayaw kong matulad dito kay Nimbus. Mukhang hindi mapakali, oh. Komento pa ni Easton. Paano nga ba yan? Bakit ba hindi natin malutas-lutas ang problema ni Alaric samantalang isang dekada na yata niyang pinoproblema ito? Kung may gamot nga lang para makapag-move on, na ibigay ko na sa kanya, wika naman ni Jonas. Kung nandito lang si Riker, siguro may solusyon na tayo. Silang dalawa ang magaling na magbigay ng payo eh. Sila ang nakalutas ng problema ko dati. Sa kasamaang palad, si Alaric ang may problema ngayon. At si Riker naman ay may importante pag-uusap kasama ang mga magulang, wika ni Nimbus. Pero may naiisip ako na paraan. Ano naman iyon? Tanong ni Alaric. Dahil kaibigan kita, updated ako sa buhay mo. Alam kong kahit madalas na malayo kayo ni Katniss sa isa't isa, hindi mo pa rin siya kayang pabayaan. Paano kaya kung ngayon ang tamang oras na gawin mo iyon? Subukan mo na talagang lumayo sa kanya. Huwag siyang kontakin para makapag-isip-isip ka, sagot ni Nimbus. Ang ibig mo bang sabihin ay maglagay ng space sa pagitan nila? Tanong ni Jonas. May point ka doon, Nimbus. Tutal, kahit sinubukan ni Alaric na i-divert ang puso niya sa iba, hindi pa rin naman napalitan iyon. Siguro ay dahil kahit subukan niya, focus pa rin siya kay Katniss. Kahit may kasamang babae, kapag tumawag ang best friend, nalimutan na niya iyon. Always on the go siya. Hindi niya magawang lumayo sa best friend niya. Kailangan niya nga ng space. Kailangan nga iyon sa isang relasyon. At kailan ka pa nagkaroon ng kaalaman sa relasyon? Hindi ba't hindi ka pa naman nagkaka-girlfriend sa buong buhay mo? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Easton kay Jonas. Sandaling nagtaka rin si Alaric. May pagkaromantiko kasi si Jonas at palaging sinasabi na kapag nagkaroon na siya ng girlfriend, sisiguruhin iyon na ang papakasalan. Sa kasamaang palad, hindi pa rin ito natatagpuan iyon hanggang ngayon. Nagkibit-balikat lang si Jonas at hindi pinansin si Easton. Yun kasi ang problema kay Alaric. Iyong feelings at puso niya. Masyado lang nakafocus kay Katniss. Simula pagkabata, hindi na sinubukan pang mag-drift. Kahit nasaktan, hindi nag-detour. Parang karera kumbaga, dinire-diretso lang. Dumaan nga sa mga toll plaza, pero saan pa rin ang punta? E di doon sa dulo, kahit na alam naman na hindi ito makapasok doon. Ayan, hindi tuloy nakita na may pader pala na nakaharang na sinasabing dead end niya. Kaya nasasaktan. Sermon pa ni Nimbus, saka tumingin kay Alaric. Hindi naman sa dinediscourage ka namin sa pakiramdam mo.
Kaya lang, ilang beses ka nang nasaktan ng dahil sa kanya at hindi na makabubuti iyon. It's finally time to move on. Makipag-date ka sa ibang babae. Yung seryoso ha? At subukan na huwag siyang kausapin para malimutan mo na nag-e-exist siya. Malaki na si Katniss. Mag-aasawa na nga siya eh. Wala na mangyayaring masama sa kanya kung hindi mo man siya makamusta. Hindi na siya iiyak kung hindi man kayo magkasama o hindi mo man lang mahalikan. Hindi umiikot ang mundo sa kanya. Kaya dapat ganoon din ang isipin mo. Hindi titigil ang pag-iikot ng mundo kung mawala ka man sa buhay niya. You'll survive without her. Kung natatakot ka, nandito kami lahat sa tabi mo. Tutulungan ka namin. In all fairness, may point din naman ang mister natin dito sa grupo. Hindi ba't sinubukan mo naman na magtapat sa kanya? Pero nabaliwala lang? Kung nangyari yun sa akin, baka hindi ko napatawad ang babae. Kahit gaano man kami ka-close, just move on and get over it. Huwag mo siyang bigyan ng satisfaction na panonood sa naghihirap ka nang dahil sa kanya. Si Isto naman ang nagsalita. Dahil mayroon ka rin puso na sasaktan. May kailangan ka rin ingatan. Get over it. Tama na maraming taon ng paghihintay na wala naman talagang kapupuntahan. Tumangutango naman si Jonas. Napabuntong hininga si Alaric sa sinabi ng mga kaibigan. Hindi niya sigurado kung makikinig siya sa mga ito. Sa buong buhay niya, nanatiling positibo ang kanyang outlook sa buhay. Iyon kasi ang madalas sa pangarap sa kanya ng mga tunay na magulang noong nabubuhay pa. Kapag daw nanatili kang positibo sa mga bagay, magiging positibo rin lahat sa buhay mo. Magiging maayos ang lahat. Kaya siguro, hindi rin siya nahirapan na mag-move on noong mawala ang pamilya niya. Ganoon din siya noong iniwan ni Katniss. Pero sa kaso namang iyon, well, hindi talaga siya nag-move on. Nanatili pa rin kasi siyang positibo na isang araw, maaaring makita rin siya nito. Walang negative vibe sa katawan ni Alaric. Naging maayos naman kasi siya sa nakalipas na mga taon. Dahil sa pagiging positibo, positibo rin ang nangyari sa buhay niya. Mayaman at mabait na umampon sa kanya. Nakapagtapos siya ng pag-aaral at sa ngayon nga ay isa na sa may-ari na pinakamalaking group of company sa buong mundo. Isa lang naman ang naging kamalian niya sa pagiging positibo. At iyon nga ay ang maging positibo pa rin na balang araw mapapagtanto ni Katniss na siya ang nararapat dito. Na isang araw, magigising ito na siya ang nababagay dito. Pero mukhang hindi na nga darating iyon. Sapat na ang halos isang dekada na umasa. Oras na siguro para maging negatibo sa isang bagay. Oras na para talagang totoong mag-move on. May napili ka na bang date para sa kasal natin? Napatigil sa pagsubo si Katniss nang marinig ang tanong ni Marlon. Kasalukuyan silang nasa isang sikat na restaurant sa bayan nila at nagde-date. Dalawang araw nang nakalilipas nang alukin siya nito na kasal. Sa totoo lang, ay gusto ko rin sanang i-open yan sa iyo. Hindi pa ako nakakapili. At ang gusto ko sana, kasama natin ang mga magulang natin sa pagpili. Laking tarla ka at alam mo naman siguro ang proseso ng kasalan dito. Nalukot ang mukha nito. Ang ibig mo bang sabihin ay gusto mong mamanhikan ako sa inyo? Kumunot ang noo niya. Bakit hindi? Hindi ba't ganoon ang tradisyon? Kailangan nating sumunod doon. At ano, makikisawso ang parehong parties? Hindi magandang ideya iyan sa tingin ko. Ang gusto ko ay tahimik na kasalan lang. Yung sa munisipyo lang. Siguro kapag inamin natin sa mga magulang natin ang tungkol sa kasal, hindi sila papayag na basta-basta lang iyon. Gusto ko sanang gawin muna natin ang sekreto. At kapag natapos na iyon, saka natin sasabihin. Ayoko ng malaking selebrasyon. Ayoko na maingay, alam mo yun. Bumuntong hininga si Katniss. May punto si Marlon. Pareho silang iisang anak ng kanika nilang pamilya. At hindi papayag ang mga ito na hindi bongga ang kasalan kapag sinabi na nila ang kanilang planong pagpapakasal. Hindi pa niya kasi naaamin sa mga magulang ang tungkol sa planong pagpapakasal dahil hindi pa rin naman nila plansyado ni Marlon ang lahat. Gusto muna niyang sabihin ng nobyo ang araw kung kailan mamamanhikan ito bago niya sabihin sa mga magulang ang plano. Pero gustuhin man niya ang gusto ni Marlon, ayaw niyang ipagkait sa naging mga magulang ang impormasyon na iyon. Malaki ang pasasalamat dahil naging maayos ang buhay niya ng ampunin ng mga ito. Nakapag-aral siya at nagkaroon ng magandang kinabukasan. Minsan pa nga, inaiisip niya na baka naging blessing in disguise ang nangyaring sunog na kumitil ng buhay ng tunay na mga magulang. Noon kasi ay sa squatters lang sila nakatira
at naaalala pang lasinggero ang kanyang ama. Nag-iisang anak lang siya, pero ramdam niya ang hirap ng buhay. Kung hindi nangyari iyon, hindi niya mararanasan ang buhay na mayroon siya ngayon. Naging napakabait ng mga nag-ampon sa kanya. Legal na inampon pa siya. Mahal na mahal siya at ganoon din siya sa mga ito. At gusto niyang ibalik lahat ng mga ibinigay na naging mga magulang at masunod ang gusto nila. At alam ni Katniss, kapag sinunod niya si Marlon, hindi matutuwa ang mga ito sa kanya. Ayaw niyang mangyari iyon. Pero hindi natin ito pwede ipagkait sa mga magulang natin. Magiging kasiyahan nila makita na ikakasal tayo. Kapag ginawa natin iyon, siguradong hindi nila irerespeto ang gusto natin. Tumayo ito, mukhang nag-init ang ulo. Kung bakit ba naman kasi ang conservative mo? Pwede naman kasi kitang hindi idaan muna sa mga ganito kung pumapayag ka lang sa lahat ng gusto ko. Napatayo rin si Katniss sa sinabi ni Marlon. Ayaw niyang gumawa ng eskandalo, lalo na at nasa pampubliko silang lugar. Nag-iinit din ang ulo niya sa sinabi ng nobyo. Anong pinapalabas mo? Na kaya mo lang ako papakasalan dahil ang gusto mo lang ay... Hindi niya magawang ituloy ang sasabihin. Alam mong paulit-ulit ko na iyong sinasabi at hinihingi sa'yo. Pero baliwala pa rin sa'yo. 2 taon na tayo pero ano? You still left me cold. Lumabas na ito ng restaurant. Sumunod siya. Alam ko na may pangangailangan kayo mga lalaki. Pero mayroon din ako. Kailangan ko ng respeto. And what's wrong with it? Si Cesar nga ay nakaya sa 7 taon na pagsasama namin pero... Hindi ako sa Cesar, okay? Huwag mo ako ikukumpara sa kanya. Lalo na sa best friend mo na bilyonaryo. Pero ang totoo, hindi lang naman yun ang dahilan kung bakit nagiging impulsive ako sa paghiya na magpakasal sa'yo. Nanlamig ang buong kalamnan ni Katniss sa narinig. Kung ganoon, hindi talaga intensyon ni Marlon na pakasalan talaga siya. Pakiramdam niya ay naloko siya. Bumuntong hininga ito. Pero ayaw ko nang pag-usapan pa ang tungkol sa bagay na iyon. Kung hindi ka rin naman papayag sa mga gusto ko, ipagpalibay muna natin ang kasal. Makakatiis pa rin naman siguro na lang ako. Wika nito. Saka ni Yaya na siyang sumakay sa kotse. Sumakay na rin siya. Pero alam niya na sa pagsakay na iyon, ay magsisimula na ang pagbabago ng lahat. Tama si Katniss. Sa isipin na magsisimula na ang pagbabago pagkatapos na naging pag-uusap nila ni Marlon sa dapat ikasal na nila. Pero hindi sa kanya nagsimula ang lahat. Si Marlon ang nagsimula ng panlalamig. Kung dati-rate, ay araw-araw itong tumatawag sa kanya. Ngayon ay ni-text ng good morning ay wala siyang natatanggap mula sa nobyo. Sinubukan niyang kausapin nito pero wala siyang nakuhang response. Hindi tuloy niya alam kung anong dahilan nito. Kung iyon ba ay dahilan sa pagtatalo nila o sa iba pa. Pero bakit manlalamig ang nobyo samantalang ito may kasalanan sa kanya? Hindi niya maintindihan ang takbo ng isip ni Marlon. Naguguluhan tuloy siya. Pero bukod doon, may iba pa rin na bagay na gumugulo sa kanya. Naiinis siya sa isiping hindi sinasagot ni Marlon ang mga text niya. Pero mas naiinis siya na wala na kahit anong naririnig kay Alaric mula nang umalis ito ng hasyenda. Ang alam niya ay nasa Maynila lang ang binata. Kapag nasa ibang bansa nga si Alaric, ay nagagawa siyang tawagan araw-araw. Bakit ngayon nasa Manila ito, ay hindi nito iyon nagagawa. Ang sama-sama tuloy na pakiramdam niya. Bakit pa siya pinaparusahan ng ganito? Gusto niyang kausapin si Marlon. Pero naisip na tama lang siguro na maging ganoon ang nobyo sa kanya. Nararamdaman niya na may problema na sila. Na hindi maganda iyon at hindi maayos basta-basta. Naguguluhan pa siya sa dapat na gawin kaya kailangan niya ng space. Pero sa pagitan nila ni Alaric, para hindi niya kaya magkaroon ng space. Sinubukan din ni Katniss na kumustahin si Alaric, pero kagaya ni Marlon, wala rin siya nakukuhang kahit ano. Lalo siya nag-aalala dahil wala namang mali sa kanila. Unless, napabuntong hininga siya sa naisip, iniiwasan ba siya ni Alaric dahil nasaktan ito sa kaalamang magpapakasal na siya? Hindi tama iyon. Hindi niya ginustong saktan noon si Alaric nang tanggihan niya ang proposal nito. Pero napapalapit na ang loob niya kay Cesar. Ang una niyang nobyo, isama pa na sa nakalipas na mga taon naman, nakita ni Katniss na maayos si Alaric. Kahit na may nararamdaman siyang kakaiba sa mga kilos nito sa mga nobyo niya, ayaw niyang isipin iyon. Nagkaroon ito ng mga nobya at kahit madalas na hindi nagtatagal ang mga iyon, ibig sabihin lang niyon ay na-divert na ito sa iba ang nararamdaman sa kanya. Ayaw niyang pakaisipin na hanggang ngayon ay may nararamdaman pa rin si Alaric para sa kanya.
Kaya ganoon na lang ang nasaktan nito. Lalo na ngayon napatunayan niya hindi siya magaling sa paghawak ng mga relasyon. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa kanya kung tama ba ang nangyari sa pagitan nila ni Cesar. Masaya naman sila at sa mahigit na 7 taon na pagsasama, halos wala silang problema. Mabait si Cesar, nirerespeto siya nito at alam niyang mahal siya. Ganoon din naman siya rito hanggang sa maramdaman na para nagsasawa na siya. Na kahit maayos ang pakikitungo ng nobyo, naramdaman na lang niya na parang wala na siyang damdamin kay Cesar. She just fell out of love with him. Noong una, isip niya na kaya na wala ang nararamdaman kay Cesar, ay napansin kahit mahaba man ay tinagal na relasyon nila, madalas ay hindi niya nagugustuhan ang pag-uusap nila. Magkaiba kasi sila ng field of interest. Si Cesar ay pang-medical dahil doktor ito, at siya naman ay tungkol sa pagbubukid. Sa buong panahon ng relasyon nila, iniintindi niya na may pagkakaiba sila nito. Hanggang sa pakiramdam niya ay nagsasawa na siya kahit alam na marami pa rin silang hindi nadidiskubre sa isa't isa. Nagising na lang siya isang araw na parang wala na siyang nararamdamang espesyal. Nang dumating si Marlon ay nakita na pareho ang field of interest nila. Pakiramdam niya ay nag-divert sa binata ang atensyon niya. Na-excite siya sa mga pinag-uusapan nila. At kasunod niyon ay na-excite na rin siya na makita at mapalapit kay Marlon. Yan tuloy mga kafelisidad. Dahil sa pagpayag niyang pakasal kay Marlon, nawalan ang kanyang matalik na kaibigan na totoong nagmamahal sa kanya. Pagkatapos, parang hindi naman tunay na gusto siya pakasalan. Pakiwari ko, kaya lamang siya niyayang pakasalan ni Marlon dahil nakita niyang papalapit si Alaric. Tuluyan na kaya mag-break si na Marlon at Katniss? Kaya naman, abangan!